ginising nang umalis si tita. Bakit? Hingi ka ng pera, no? Bakit ikaw di ka nangihingi? Buha akong pera. No, maang maaaraw. Pwede ba, pwede ba? Wala kayong magtalo. Sige na, maliliit na kayo. Nay, ano mangyayari kay ate? Kailangan na namin pumunta ng pulis at ng doktor. I-report na namin yung nangyari. Kailan ho natin dineside yan? Ikay, anak. Kailangan na natin pumunta ng pulis. Kailangan na natin sabihin sa kanila yung nangyari. Ilang araw na yung nakalipas, anak. Gusto nga kitang ipa-check up kahapon sa doktor. Kaya lang sabi mo, di ba? Pagod ho ako. Gusto ko lang magpahinga. Pero anak, kailangan mo na sabihin sa mga pulis yung nangyari. Hindi na natin pwedeng patagalin pa to. Ayoko pa nga akong pumuntang pulis. Hindi pa ako handa. Ikay, anak, alam kong hindi magiging madali. Yung gagawin mo, alam kong mahirap. Wala ho kayong alam! Lahat kayo, hindi nyo aram yung nararamdaman ko! Hindi nyo ako naiintindihan! Anak, pinabago na ni Jigs yung kwento. Sabi niya may relasyon daw kayo. Sabi niya ginusto mo raw yun nandun sa video. At pag hindi ka nagsalita, Ikay, siya lang ang paniniwalaan ng lahat. Paniwalaan na nila! Hindi pwede! Kailangan mo na magsalita! Kailangan mo sabihin sa kanila kung ano nangyari! Kailangan mong maging matapang! Matapang ako! Malakas ako! Huwag naman niyo nasabihin hindi! Buong buhay ko, kailangan ko maging matapang dahil sa'yo! Dahil ikaw ang nanay ko! Bakit may lalaki ka sa ano yung anak kong bata? Lakas naman ang loob ng matin sa pagkilalang ganito. Ikilalang kilala na siya. Hoy, ibahin yung anak ni Mayor sa labas. Oo, ayun ang nanay mo. Yung parang ba yun, kapit Mayor? Hindi na. Di mo ba nakikita kasama yung asawa niya? Eh ano naman kung yung asawa niya pa pwede maging kapit? Kapat? Sila? Tinaasan ko grades ko! Lahat ginawa ko ng tama para wala silang mapuna. Miss Rica? Pero kahit anong gawin ko, anak pa rin ako ng lalaking yun! Anak mo pa rin ako! Miss Rica, kahit sandali lang, gusto ko talaga makausap ng daddy mo. Pakisabi mo sa kanya, si Dan Sikat ang tatay ko. Hindi mo siya. Ganito kasi dapat yung workshop mo, Tay. Tingnan mo, mas maganda, mas organized pa. Tingnan niya, anak. Aba, maganda nito, anak, ha? Alam mo, anak, pwede kang maging architect. Tingin mo, Tay? Alam mo, sa susunod, yung mga disenyo mong yan, sarili na nating bahay. Dan! Dan! Oh. Bagong cabinet. Masyado lang kasing maliit yung lagayan ko ng damit. You know, mahilig ako okay. Sa damit. Look. Sige. May design ka na? Ay, wala pa nga eh. Ano mo maganda? Teka, nasa ano yata eh. Nasa loob yata. Taka lang ah. Oh, ikaw! Natang-halata ka naman. Bruha ka. May asawa na yan eh. Nag-i-effort ka pa. Alam mo, sa totoo lang, sayang yung si Dan kay Kakay. Alam mo, iniisip ko kung anong klaseng gayoma ang pinainom ng babae niyon kay Dan. Imagine mo ha, napapayag niya si Dan na pakasalan siya kahit may bit siyang anak sa labas. Yes, liga na! Malilip na tayo! Ayan! Yes, ako nga! Uy! Uy! Kaya nagpapasilip ata itong si Rica, oh.
Sasagutin ka na niyan. Huwag na kayo umasa dyan, tol. Malamang busted din kayo ngayon. Alam nyo kasi, gusto niyan, mayor o anak lang ng mayor, parang yung nanay niya. Anong sabi mo? Uy! Isikat! We do not tolerate violence in this school. Binastos niyo ako, ma'am. Paano kang hindi babastusin? Ang sabi ni Mr. Arevalo, pati na ng mga nandun, nakita kanilang lumabas ng CR na nakaluway ang bra mo. Hindi ko lang ho nabotones yung uniform ko dahil nagmamadali ako for next class. Hindi ho yun rason para bastusin ako. Ah, ma'am, kilala ko si Miss Sikat. Sigurado akong hindi niya sinasadyang ma... At kilala ko rin si Mr. Arevalo. He will not lie. So, mas pinapaniwalaan niyo yung lalaking yun? Yung barkada ng bastos na lalaking yon? Huwag mo ako sisigawan ng ganyan, ha? Alam natin hindi ka babastusin kung hindi ka magpapabastos. Nakabantay sa sarili mo. Na hindi ka pwede malingat ni isang segundo. Dahil kapag di ka nakapagbantay, alam mo may mananamantala. Na itinatak ko yun sa utak ko. Sinigurado ko na walang makakaisa sa akin. Na lahat ng mamamaliit sa akin, kaya ko. Sinigurado ko na hindi ako magiging biktima. Tapos gusto nyo, humarap ako doon at sabihing naging tanga at biktima ako ng lalaking yon. Alam nyo ba kung gaano kayo kahirap tingnan sa mga mata nyo? Kayo na pamilya ko? Tapos gusto niyo tignan ko sa mata yung mga yon, knowing na napanood nila yung video. Namin, sikat na yung vlog mo online, Bea. Thanks to ate. Kakaiba rin yung family mo, no? Pornstar ang ate ng anak ng nanay mong kabit ng mayor. Ikaw kaya ano? Magiging pornstar? O magiging kabit? Hindi ka talaga makaget over na sinuntok ng ate ko yung kuya mo nung high school sila, no? Pakiulit nga yung sinabi mo. Tinawag mo bang porn star yun, ate ko? So you mean to say bilang babae, wala kang awa at suporta sa kapwa mo, babae? At tuwang-tuwa ka pa na naging biktima siya ng sex crime! Hindi! Hindi yun ang ibig ko sabihin! Ang babae sinusuporta ng kapwa niya, babae! Guys, let's all know her name. Jen Basco. Hindi siya naniniwala sa hashtag believe women, hashtag times up, hashtag me too movement. Hanapin niyo siya sa chatter at face chat. Boyaw! Oy, Boyaw! Musta? Whoa! USB. Ito. Nice one. Asan yung ate Bea mo? Di ba classmate mo yun? Ba't mo sa akin tinatanong? Eh, kanina, hinahanap ko siya sa school eh. Madalas, kitang-kita mo na yun eh. Siya lang naman yung may kaharap na cellphone sa sarili niya. Pero kanina, wala. Visible. Uy! Ano ba yan? Ha?
Tol, sinosearch ko kasi kung paano buray sa search engine yung video ni Ata Rica. Gusto ko kasi kapag sinerch nila yung Hotel Ramones scandal, yung wala nang link na makikita. Eh, kaso, ang problema, kailangan pala si Ata Rica yung magpa-file dun mismo. Kasi siya yung apektado eh. Oo, edi gawin niya. Eh, yun na nga, Tol eh. Wala nang ibang gusto gawin ngayon sa Ata Rica, kundi magtago dun sa kwarto niya. Basta pre, bang-iba ngayon si Ata Rica. Tol, hindi ko pinanood yung video. At lahat ng nakikita ko nanonood nun, pinagsasabihan ko. That's one. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Makinis at maputing-maputi. Well, counselor ah. Diba? Pinagpala pare. Maraming ginawang kabutihan. Kaya ikaw, magpa-relief good ka rin. Baka patulang ka ni Rica. Diba? Maganda yung naisip mo. Hoy! Sinayin nyo talaga eh, no? Mga gago pala kayo eh. Di na kayo nahiya. Parang tatay na kayo na ate ko eh. Tapang mo to. Ang sabi mo? Ha? Ang sabi ko, nakakasuka kayo. Loko pala to eh. Nakabang mo ah. Ito ah. Uy! Uy! Kayo ah! Ano? 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 Ha? Kung tatlo ah. Pati mo naman bata pinapatulan ninyo? Boss! Kakasayahan lang kami rito. Bigla sinugod kami ng anak mo eh. Tay! Pinuso sila si Ate Rica eh! Tama na! Tara, umuwi na tayo! Umuwi na tayo! Sabi ko sa'yo eh, malambot na si Paul. Hindi nga nabantayin yung anak eh! Oo! Malapan na to eh. Anong sinabi mo? Ha? Paul! Ha? Wala ka kanina. Parang one punch mo si tatay eh. Sasapak lang. Ito ba yung kalaban? At Tol, gayahin natin ha. O sige ba yun? Game. Naya ko si Paul ha. 1, 2, 3. Dea! Anong meron? Magpapaliwanag pa lang tong tatay ninyo. At te, kilala mo si Mang Edong? Isang sapak lang ni tatay, napatumba niya agad eh. Nakita ko nalang si Paul. Igo, tama na. Tay, turuan mo naman ako ng mga moves mo. Kasi di ba paglaki ko, gusto ko maging katulad mo, Paul. Tay, sige ka. Hindi pinagyaya mo ang pambubugbog, Nico. Tingin mo nakakalalaki? Tuwing nakakapagpatumba ka? Ano ba nagawa nito mga kamao na to? Di ba dapat protektahan nito yung kapatid mo? Pero wala naman nagawa to eh. Kaya pinabayaan ko siya kay. Dapat siligurado ko. Dapat silig ko! Pero masyado ko naging kampante kay. Sensya ka na ka, salano ko. Salano ko to eh. Nakalimutan ko na hindi lang ako yung apektado dito. Na hindi lang ako yung nakakaramdam na para akong nalulunod. Pati mo kayo. Pati si tatay. At tama ka, Day. Pag di ako nagsalita, siya ang mananalo. Maraming salamat na. Ano ang complaint na ihahain at laban kanino? Ni-rape ho ako. Ni Jigs Ramones. Si Counselor Jigs Ramones? Kailan nangyari ang insidente? At saan? 6 days ago ko. Sa Hotel Ramones. 6 na araw? Ba't ngayon ka lang nag-report? Hindi pa ko ako handa nun. Kami nung gabing yun. Tapos, nahilo ako. Punta po ako ng CR.
tapos bumagsak po ako. Tapos may nagtanong po sa akin lalaki kung okay lang ba ako. Are you okay? Tapos, pagising ko po umaga na, nasa loob na po ako ng kwarto. May dugo po sa binti ko. At sa ako masakit po doon. Di mo naaalala ang nangyari. Sa sobrang kalasingan, nag-blackout ka. Hindi po ako madaling malasing. Sigurado po ako may nag-drugs na inumin ko. Si Counselor Jigs Ramones? Hindi ho. Ibang lalaki ho sa dance floor. Hindi ko ho kilala. So, sinasabi mo na iba ang nag-drugs nang inumin mo at iba din ang nang-rape sa'yo. At kung hindi mo maalala, paano mo nasabing na-rape ka? Kung di ko naalala na pumayag ako, hindi pa ibig sabihin rape yon? Saan ka nang galing? Kung magkinawa ka na ng makalokohan. Dad, birthday lang ni Liam kagabi, I swear. We were just at his house. Sabihin mo sa'yo kung ano nangyari. Dad, I told you. Birthday lang ni Liam. Hindi yun ang ibig kong sabihin! Nag-file ng reklamo yung babaeng yun laban sa'yo. Rape! Naiintindihan mo? Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Rape? Dad, I swear, walang ganun na nangyari! Sabihin mo sa akin yung totoo or I swear to God, I will let you deal with this on your own. Hindi kita tutulungan malusutan to. Oh, okay, Dad, she was there. Nandun siya. Sa hotel. She was there. Okay? Sinubukan ko lang namang kausapin, pero ang yabang niya. She always acts like she's too good enough for me. Kaya yun, nagalit ako. Eh, this is Spinal Tap tayo next. Alam mo tama, bro. Kailangan man lasing ni Jigs ngayon. Na-shutdown na naman ni Riga. alam mo, why don't you just admit it? Wala kang chance sa girl na yun. Ooh. Don't worry, bro. Drinks on me. Sige na, muna na kayo. Sunod na lang ako. Ano, magtititigan na lang ba tayo dito? Tara na. Grabe, bro. Panalo yung kotse mo, ha? Panalong-panalo, pero talo ka dito! So, bumalik ako sa loob. Tama ng imaginary hookups. Drinks waiting for you. We'll send pics tomorrow. Thank you.
close up yung video. At kung gagawin yun na, I'm not stupid. Ah! Pero may chat group. That's where we share photos and videos. Nasaan? Lahat ng photos at videos dyan, we're not allowed to share outside the group, Dad. Yun yung number one rule namin. I swear. Pero yung Archie na yan. Ano, titigan na lang ba tayo dito? Talo ka dito! Hindi ko alam na may galit din pala siya kay Rika. Siya yung nag-leak ng video, hindi ako, Dad. Siya. Walang katapusan ng katangahan po. I-delete mo to. At sabihin sa lahat ng mga kaibigan mo na i-delete nila yung mga videos. I-delete mo lahat to! Maraming salamat, attorney, ha? Upo po kayo. Pinuntahan niyo pa talaga kami dito kasi si Ikay ngayon hindi masyadong lumalabas. Pasensya na. Of course. I understand. Don't worry, Rika. I will do everything I can in my power to help you. Mabuti na lang talaga, attorney, no, na nairekomenda kayo sa amin ng kaibigan ni Bea. Sandali lang, ha? Labi, sandali. Attorney? Sige nga. Ano na ho ba mga susunod na mangyayari? Ngayon tapos na ang police sa preliminary investigation at na-refer na nila ang complaint sa fiscal's office. Nasa punto na tayo ng probable cause hearing. All we have to do now is submit Rika's sworn statement along with the results of her medical legal and statements from the witnesses and a copy of the video. After that, we're going to have a summary hearing. Pero don't worry, Rika. Informal lang yun. Sa fiscal's office, hindi sa hearing court. Kaya tayo-tayo lang muna. Maaaring tanungin ka ng fiscal ng ilang clarificatory questions regarding sa ebidensyang isasubmit natin. Afterwards, isasabihin na ng fiscal ang accused. Bibigyan si Mr. Romones ng pagkakataon na sagutin ang mga reklamo ni Rika. At kapag handa na ang subpoena nila, sakalang kayo maghaharap, ikaw, Rika, at si Mr. Romones sa fiscal's office para sa isa pang hearing. Do you think you can handle that? Sasagutin ng kampo ni Mr. Romones point by point ang lahat ng ebidensya at testimonya na laban sa kanya. Kaya kailangan mong maging malakas. Gagawin na lang lahat to discredit your claims and your honor. Gagawin na lang lahat to convince the fiscal's office that this complaint does not deserve to go up to court. Magiging handa ho siya, attorney. Maraming salamat, attorney. Kung kailangan niyo ho ng furniture, sabihan niyo lang ako. Gawa ko po kayo libre lang. I might take you up on that offer, Mr. Sikat. Sige po. Mauna na ako, Mr. Sikat. Ingat po. Salamat ho ulit, salamat, attorney. Ingat, attorney, ah! Parang fanboy si nanay at si tatay, oh. Paano ba naman? Mukhang magaling talaga si attorney eh. At hindi pa mahal maningil, ha? Anak, tanungin mo nga yung kaibigan mo kung anong gusto niya na makapagpasalamat naman kami ng tatay mo gawa namin ng paraan para dun sa pagrekomenda niya kay attorney. Di na kailangan na advocacy daw talaga ni attorney Diza ng mga women's issues. Kaya for certain cases, willing siyang babaan ng malaki yung fee niya. Salamat talaga, anak, ha? Attorney, how did it go? Cooperative ang pamilya. Si Rika is holding herself together, but clearly she's traumatized. Pero I think kakayanin niyang lumaban. Attorney, gawin mo lahat para tulungan ang anak ko. I will do my best, Mayor. Bukas na ang hearing sa piskalya. We're confident na hindi aakit yung kaso sa korte. Dalawa ang reklamong hinain nila. Rape at anti-voyeurism. Confident kayo on both? Masasagot namin lahat ng complaints ng babae na yon, Papa. Okay, mag-alala. We've been able to keep this away from the media. Make sure of it.
pati mga hotels natin na aapektuhan na ng video na yon. We don't need more bad publicity. Yes, Papa. Importante sa pamangkin mo ang suporta mo ngayon, Troy. Papa, of course. He will support Jinx. Hindi ko gagawin yun. Gagawin mo! Hindi ako makikilap. That I can give to you. Pero ang hindi ko gagawin ay suportan niyang hayop na yan pagkatapos ng ginawa niya sa anak ko. Mas kakampihan mo pa yung anak ng kabit mo kaysa pamilya mo. Ang anak ko! Bobby! Anak ko! Miss Sikat, pwede ba kita makausap? Sorry po, Mayor, pero ayoko pong masambunutan ng nanay ko. Yes, sandali. Gusto ko lang tulungan ang pamilya mo, ang ate mo. Sina nanay at tatay na lang po kausapin ninyo. I have already tried, Iha, but they do not want to listen to me. Eh, yun naman po pala eh. You have to be realistic. Iha, mahal magsampan ng kaso. Mahal din ang abogado. Iha, ang kaso umaabot ng taon. And believe me, they will drag this on for as long as they can, hanggang sa kayo na mismo susuko. Yun ba ang gusto mo? Hindi! Anong hindi? Ah, basta. Ang galing-galing mo talagang dumiskarte. Kaya nga gustong-gusto ko ito eh. Lagpas Mars. Ay, Mars ba yung pinakamalayang planeta? Pluto pala, Pluto. Sorry. Paano ka nakatungtong ng college? Dapat sa'yo bumalik ng elementary. Elementary talaga? Di man lang high school? Eh, kaya ka lang naman nakagraduate ng high school kasi panay-kopya ka. Uy, hindi ah. Kahit na pasang-awa lang ako dun. Sariling sikap yun. Bea! Bea! Napanood naman yung ate mo? Talented! Kasing galing mo ba siya? Ano sabi niyo? Ha? Ano ba? Akala niyo ba hindi ko alam kung anong class kayo? Susumbo ko yung ID, makasira ulo! Ganito na lang, Iha. Isipin mo na maigi. Alam ko na, alam mo, na tama lahat ng sinasabi ko. Tutulong kayo? Gusto niyo? Ba't ho? Eh di ba pamangkin niyo yung may gawa nito sa Ate Rica ko? Anak ko pa rin ang biktima. Anak ko si Rica. Rica! Rica! Pwede ba tayo mag-usap? Please, tell me why you're doing this. Rica, we love each other. Hindi tayo magkalaban dito. Jinx! Rica! Rica! Ah! Huwag ka nalapit sa anak ko, mama! Papatay kita! Mrs. Sikat, we don't take threats lightly. Baka nakakalimutan nyo, public servant ang kaharap niyo. Yara, control your client. Let's go. I told you not to do anything stupid. Tony, pasensya ka na, hindi ko napigilan yung sarili ko. Alam kong mahirap to para sa inyo, lalo na para kay Rica. Pero kailangan yung tatagan yung loob nyo. Anak, kaya mo ba talaga humarap doon? Baka pwede kami muna ng tatay mo, kami na muna siguro. Let me do the talking. Ayaw sana kitang papuntahin dito ngayon, pero nung nalaman kong darating yung accused, ibig sabihin nun gagawin na ang lahat to turn the situation to their favor. Kaya ikaw, kailangan mong ipatunay dun sa fiscal and to them na ikaw lang yung biktima dito. Kakayanin ko, attorney.